Hello everyone, this is King Panda for Luxury Cars Manila. We are posting the videos para sa mga top qualifiers dito sa ating 1994 Honda Civic EG Hatchback giveaway na pamimigay natin sa December 20 ng taon na to. Ano? So, ito po na pinopost natin mga video ay hindi garantya na mananalo sila. But, ang pinararating ho natin is ang talento ng ating mga kababayang Pinoy. Ganito tayo kagaling paglabas ng personality, pag-edit, at may mga storya, kanya-kanyang flavor, kanya-kanyang diskarte. Gusto lang namin pong i-showcase at ipakita sa inyo gaano tayo kagaling. So, mahihirapan ho ang mga judges natin, pero I want you to enjoy these videos. Namin is may bahay. May sariling gate po siya. So dito na po tayo. Ito po yung gate. Bubuksan ko na po.
ayun na nga po, nakarating na po tayo sa bahay namin. Bali, doon po tayo pumasok kanina. Bali, dire-diretso na lang po siya yung sasakyan. Tapos, medyo dito po yung magiging garahe niya. So, dito po siya matutulog, kumbaga. Sinukat po siya, nasa 10 feet. So, kasyang-kasya yung lapad niya. Saka yung pahaba niya is nasa 18 feet. So, magiging safe po siya dito. Itong portion na po is kukunin na lang kasi dati po siyang parang kubo. Ito po, kunin na lang to para dire-diretso na po yung sasakyan dito. No? Magiging safe po siya kasi may bubong siya. Yan po, salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pa ako nagbabalik, no? Bali, tapos na po tayo sa ilang rules, no? Nung yung nagdadrive ako ng manual, tsaka I have driver's license na din po, yung valid until this 2024 pa ata siguro yun. And then, the third one is yung garage. I have sakto lang, spacious naman siya, saktong-sakto siya sa kotse. Pang-apat is ngayon, yung papaano ko po mai-convince kayo na ako yung karapat-dapat o parang how I am interested, kung gaano ko ka-interesado sa sakyan, car enthusiast ka nga, kung mahilig ba ako sa sakyan. Nagpapasalamat po ako sa inyo kasi parang binibigyan niyo po kami ng opportunity magkaroon ng Honda Civic. Yes, Honda Civic. Thanks to Sir Han na napag-isipan niyo po magkaroon ng giveaways na sasakyan. Hindi basta-basta sasakyan kundi Civic. Parang kasi yung Civic kasi is parang every month's dream, parang ganon. So para sa akin yung Civic talaga is so special, kaya ako na kaya ako naging interesado talaga na mag-video dahil gustong-gusto ko po talaga magka-Civic na sasakyan. So ngayon po, dati po kasi akong technician. Naging technician po ako siguro mga 2017 to hanggang 2019. Nag-aaral po ako maging automotive sa Cebu. Mga 2014 ata siguro. Tapos nag-apply ako ng OJT sa Tacloban. Naging technician ako doon kasi na-absorb ako ng unang apply kong OJT. After that, naging partsman na din sa Ormo. Ormo Katakloban is isang branch lang. Yung sa Ormo is satellite, so napunta ako doon na bali ako yung naging naging partsman. So naging technician ako at naging partsman as well. So ngayon, yung ginagawa ko ngayon is isa na po akong chef. May sariling restaurant na po ako. Yung sasakyan kasi is yung kinakahiligan ko. Well, wala naman akong sasakyan na like my own. Ito yung sasakyan namin. Nabili ko to last mga siguro to after my yung nag-resign ako sa Tacloban. Nabili ko to, ako lang yung pumunta sa Cebu kasi meet up yun, sa Facebook lang kami nagkausap, sa market lang. So pumunta ako sa Cebu from Leyte.
nabili ko itong sasakyan na to. Yun nga, hindi ako nagdala ng technician kasi confident akong marunong may alam sa sasakyan. Kasi nga, naging technician din ako. Marunong ako mag-diagnose, parang ganun. At the same time, marunong din mag-alaga, syempre. Technician ka, di ba? Kung technician ka, alam mo kung ano yung pag-aalaga ng sasakyan, kung ano yung mga problema, parang ganun lang. Well, dati kasi, may half car, yung multi-cab, yung tawag namin sa dito is multi-cab. Yun nga, high school ako marunong mag-drive ng sasakyan. Ako yung, kasi may business din kaming, parang palayan. Ako yung naghahakot ng mga palay. At that time, wala pa akong lisensya noon. Kasi nga, kaka-start lang. So, walang lisensya nga. Di pa marunong talagang mag... marunong naman. Pero, basta yung kaka-start lang. So, wala pa akong lisensya noon. Ako yung tagahakot ng palay every afternoon, kasi afternoon wala nang mga nagbabantay ng mga police, mga traffic enforcer, wala na kasing yung mga oras na yan. So ako na yung nagda-drive until hanggang gabi. So yung nagkakasasakyan kami, ako lang din yung parang hindi ko na kinakailangan ng mekaniko para maayos yung sasakyan, kasi yung time na may nasisiraan ka, ikaw na din yung mismong gumagawa, yung parang ganun. Doon ako naging mahilig sa sasakyan. Deserving ako dahil di ko pabayaan yung coaching ipinagkatiwala nyo sa akin. At higit sa lahat, that's my dream car talaga. Kaya no chance pong di ko siya maalagaan. Kung ako man ang palaring mapili para maging caretaker ng sasakyan, I promise to you po na hindi niyo pagsisisihan ang pagpili sa akin, dahil isa po akong totoo po akong mag-alaga ng sasakyan. Ituturing ko po siyang isang party ng buhay ko. Maraming salamat po. Luxury Cars Manila, Boss Han, King Panda, yon. Maraming salamat po. Maraming salamat po dahil binibigyan niyo po kami ng chance, opportunity na magkaroon ng isang sasakyan. Boss Han, maraming salamat po sa idea niyo na pag-giveaways ng isang sasakyan. Lahat naman po kami siguro nagsubmit ng video is parang pinapangarap din yung isang Honda Civic. Yun. Parang ginanahan kami na mapasa amin yung sasakyan. Ginawa namin ng effort, ginawa namin ng pag-try kung paano mag-create ng isang video. Yun nga, para mapasa amin yung sasakyan. If hindi din kami yung mapili, nagpapasalamat din kami, at least we try. Maraming salamat po. Keep up the good work. Ipagpatuloy niyo po yung ganitong gawain para may
yung ibang magkakagusto, yung ibang may gustong sasakyan, parang binibigyan niyo po ng chance. Maraming maraming salamat po. Isa na po ako doon. I'm very very interested po sa pag-giveaways niyo. Maraming salamat po. Lahat ng team ng Luxury Cars Manila, mabuhay po kayo. Salamat po. At hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Advance Merry Christmas na lang po sa inyong lahat. See you soon. Salamat.